Magandang umaga. Ang mga pusa ba ninyo ay ginugupitan ninyo ng kuko? Ako din, hindi ko din sila ginugupitan ng kuko eh. Pero ang sabi ng Dr. Sabet, kailangan pala ginugupit natin ang kuko ng mga pusa natin. Yung sa bandang itaas lang, nakabaluktot. Pero wag nating sasagarin. Lagyan nyo lang sila ng collar para hindi kayo makagat o makamot. Kasi yung pusa kong si Bibor, dinala namin sa doktor. Kasi yung tatlong kuko niya sa paa ay bumaon, nagsugat. Kaya ang ginawa ng doktor, ginupit lahat ng kuko ni Bibor. Tapos binigyan ako ng gamot para sa sugat niya sa kuko. Ito yung collar, oh. Ganito ilalagay ninyo sa leeg ng pusa ninyo. Bumili na rin ako ng gunting na maliit. Ayan, para sa kuko ni Bibor. Kasi kailangan i-maintain na namin yung kuko niya para din na tumubuli ng pailalim. Meron din siyang Neovax cream. Ayan, pumahid sa sugat niya. At saka, agwaksinada. Itong agwaksinada, pampatigil to ng dugo. Ito muna ipapahid ninyo, maglagay kayo sa bulak. Kapag medyo natuyo na, at saka nyo papahira ng cream. Kung wala naman kayong ganitong agwaksinada, pwede naman yung betadine. Ito yung gamot ni Bibor, Kuamoxiclav. Antibiotic siya, for 7 days niyang iinumin. Every 12 hours. Tsaka itong terfenol. Para sa pamamaga naman ng paa ni Bibor. 3 to 5 days lang niyang iinumin, once a day. Bibor, dati gamot ha. Gamot natin ko pa, Bibor. Kami suka, Bibor. Magagay natin gamot. Tingnan natin ang cream, Bibor, ha? Kulag natin cream para gumaling na. Okay na, Bibor, okay na. Bawal lumabas. Bibor, uy, galing na yung kuko ni Bibor, oh. Oh, tuyo na. Ang bilis gumaling, oh. Bibor, galing na yung kuko mo, oh. Oh, bait-bait, Bibor, oh. 3 days lang, magaling na yung kuko. Ito, dumating na yung in-order ko sa Shopee. Para siyang sapatos, ilalagay sa paa ng pusa. Pag priliguan natin sila, okay, gugupitan natin ang kuko. Bibor, uy, may sapatos si Bibor, oh, ganda. Bibor, tingin dito, Bibor. Uy, ganda ah. Meron pala ako ulit bagong tip sa inyo. Alam niyo ba yung mga pinaglagyan natin ng wipes? Katulad nito, oh. Huwag niyo itatapon. Kasi pwede natin itong gawing alkansya. Katulad niya, no. Nabubuksan siya. Ayan. Pwede mo ilagay dyan yung pera. Madaling kunin. Madaling ilagay. Nilagyan ko niya ng 10 pesos. Ito, 1 peso. Meron din 20 pesos. Tsaka 5 pesos. Kasi mahilig ako mag-ipon ng mga bagong barya. Mga isang taon at kalahati na ako nag-iipon. Sa susunod, papakita ako sa inyo kung magkano nang naipon ko, ha? Kapag nalagyan niyo na sila ng laman, pag samasamahin niyo sila, tapos ilagay ninyo sa ganito, maliit na box para sama-sama sila. Para hindi kayo malito, alam nyo na kung saan nakalagay. Tsaka madali lang siyang kunin. Hanggang dito na lang, kita-kits ulit tayo sa susunod, ha? Huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe sa channel ko, Christy Cats. Bye!